Samantala, di rin po naiwasang magkagulo sa registration sa iba pang sangay ng COMELEC. Sa COMELEC Maynila, nagkatulakan ang mga nagunan sa pila. Narito po report ni Claire Delphine. Ito ang tagpong dinata ng GMA News sa labas ng COMELEC District Office sa Maynila kaninang umaga. Nagkagulo ang mga nag-uunahan ngayong huling araw ng voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Pati ang bakal na barikada na inilagay ng mga otoridad, nasira. Dahil dito, nagpadala ng dagdag puwersa ang PNP para mapanatili ang kaayusan sa registration. Isang babae ang hinimatay sa gitna ng siksikan. Agad namang rumesponde ang mga taga Red Cross sa mga nasaktan. Sa labas naman ng COMELEC sa Caloocan, nagpalipas ng gabi ang mga naghihintay na makapagrehistro ngayong araw. Kaya bago pa magbukas ang tanggapan, napakahaba na ng pila. Halos nasakop na nga pati ang bahagi ng daanan ng mga sasakyan. Unahan ang mga tao dahil ayon sa COMELEC, 200 registrants na lang ang ipoproseso ngayong huling araw dahil uunahin pa raw ang mga hindi natapos kahapon. 200 na lang ang ma-accommodate namin dun sa mga darating ngayon. Kasi nung kahapon, di ba, nagka-problema kami sa pila. So nakapag-start kami sa kanila, 12 o'clock na. Pero tinapos din namin yung naunang araw pa. So, same is true with today, tatapusin muna namin yung mga nakaraan, tapos saka namin sila umpisahan. Nakapanginayang yung tao, ang haba na pila namin. Ang tingin namin dito, hindi kami umabot sa ano, napagod na kami sa kahapon ngayon, wala kami nangyari. Umaapela ang mga residente na i-extend ang registration nang hindi naman daw masayang ang kanilang oras at pagod. Pero nauna nang sinabi ng COMELEC na wala ng extension ng deadline ngayong araw. Unahan din sa pila ang mga nais magparehistro sa COMELEC sa Cotabato City. Karamihan, madaling araw pa lang ay nakapila na. Pero ayon sa COMELEC, hanggang 300 lang ang kaya nilang asikasuhin ngayong araw. Duda naman ang mismong election officer na marami sa mga nakikisiksik sa pila ay mga hakot ng ilang politiko. Napag-alaman kasing wala raw sa wastong edad at hindi rin lehitimong taga Cotabato City ang ilan na posibleng mula pa sa ibang munisipalidad. Magdamagan din ang hintayan sa labas ng COMELEC sa Lingayen, Pangasinan. Inirereklamo din doon ang umano'y kagaibang bayan pero nagparehistro sa Lingayen. Sa Iloilo City, hindi nagpatinag sa malakas na ulan ang mga nais magparehistro. Naging maulan din sa Bacolod pero naging maayos din ang pila ng mga naghihintay na makapagrehistro. Claire Delphine, GMA News.